channel. For today's video, paso muna tayo sa pagkain. Ngayon yung content ko is 20 plus facts about me. But 20 plus? Pwede kasing madami pa ako masabi sa lagpas ng 20 or pwede ding mas mababa sa 20 pa. So, ngayon dito sa vlog kong to ay makikilala nyo ako kung sino talaga ba ako. So, ayun, papakilala ako. Ako si Yvette. Mas kilala kasi ko sa mga kaibigan kong Yvette. Dito sa bahay, mas kilala naman akong Criselle. Pero yung pangalan ko po talaga, Criselle Yvette Salonga Bulos. So, nasa 30 plus na po yung age ko. And nakapagtapos po ako ng HRM. Tapos, favorite color ko is violet, diba? Violet. Sobrang love ko yung violet. Favorite flowers, sunflower. Ayun, sobrang gusto ko yung sunflowers. Tapos, yun na, magsisimula na tayo sa 20 facts about Nico. So, first, hindi ako kumakain ng gulay. Pili. Sobrang pili yung mga kinakain kong gulay. Yung gulay na sinasabing hindi ko kinakain ay yung refolyo at saka pechay. Yung number one ko. Number two, yung karne. Sa karne, yung sa iba kasi pag kumain ng karne, minsan isa lang, di ba? Tapos yung iba, hinahati sa gitna. Ako, pinipira-piraso ko yun na maliliit talaga. Tapos, mas malakas ako sa kanin. Ayun, kahit sang ulam, kahit isda, kahit mga manok, ganun. Talaga matipid ako sa ulam talaga. Mas maano ko sa kanin. Tapos, pangatlo ko, dati kumakain na kong hipon. Pero ngayon kasi parang na-allergy ako sa hipon. Alam ko naging allergy ako. Pag kumain ako, uubuhin ako ng isang linggo or dalawang linggo. So, kahit sobrang takam na takam ako sa hipon, mas gustuin ko ng umiwas doon para hindi na ako ubuhin. Four ko, nung bata ako, nung elementary at saka high school, nabuli ko na sobra. Kung hindi niyo nalalaan, maraming iba dyan na hindi nalalaan na sobrang nabuli ko. Hindi ko alam kung bakit. Marunong ako makasama sa mga classmate ko. Pero, ganun talaga eh. Sobrang gusto nila akong binubuli. Ewan ko. Iyon. Pero hindi ako palaban na tao. Hindi ako lumaban kahit minsan nung binuli ko ng mga classmate ko. Hindi talaga ako lumaban. Kasi pag lumaban ka, parang ikaw talaga mapapasama pa. So, parang makapagtapos ako, tumatahimik na lang talaga ako. Yun. So, ganun talaga buhay, diba? So, pang-four na yun, diba? Pang-five, ang malabo po talaga mata ko. Ito yan. Malabo po yung mata ko, pero ayoko magsalamin. Kasi yung salamin ko po, kailangan talaga naka-steady. Pero kasi naiirita yung mata ko, lalo na pag mainit, nagluluha. Mas malabo po yung kanan ko kaysa sa kaliwa. Ginagamit ko lang to pag nag-i-internet, nanonood ng TV, tapos pag umaalis, ginagamit ko din. Pag nagbabasa, so ayan po, may salamin ako. Tapos ang kapal nung makapal yung ito, kanan to. Ayan, makikita mo naman kung makapal. Pang-apat ba yung pang-lima? Bahala na kung 5 or 6. So, 6 tayo. 6 ko, dati nanonood ako ng TV. Ngayon, hindi ako nanonood ng TV. Mas nakatutok ako sa internet. Kasi pag sa TV, di pa pag nare-replay naman sa YouTube, ganun. So, dati kasi sobrang tutok ako talaga sa TV. Ewan ko ngayon kung bakit lagi nakatutok na ako sa internet na lang, mga replay. Doon na lang ako nanonood ng mga replay ng mga palabas sa TV. Ang 7 na tayo ay 7 ko, sobrang tahimik ko lang po talaga. Hindi ako kikibo pag hindi niyo ako kakausap talaga. Hindi ko kayo papansinin kung hindi niyo rin ako papansinin.
kadalasan kaya kadalasan gusto akong iniinis ng pinsan ko or mga kaibigan ko. Parang nang magsalita talaga ako na oo, nag-iingay. Gusto nila akong mapagsalita talaga. Hindi talaga ako ano, parang gusto ko lang makikinig ganun pero tahimik ka. 8 para makuha niyo yung doon ko, siguro pag nakita kong marunong kang makisama sa akin, pakikisamahan ko din kayo ng maayos, yun. Tapos, pag nahuli niyo yung kiliti ko na makipagtsikahan at makipagbungis-ngisan, magkakasundo talaga tayo. Yun, tahimik ako. Kung hindi lang halata, pero tahimik ako. Kahit dito sa bahay, tahimik ako. Lagi lang ako nasa kwarto minsan. Pero, ayun. So, pang 9 na tayo. Pang 9, siguro, tahimik ako, mabait. Tapos, hindi ako palaban na tao. Pero, kapag alam kong nasa tama ako at alam kong sobra na minsan, pag sumabog talaga ako, ayun, magpaparinig talaga ako kahit tamaan pa kayo ng mga parinig ko, magpaparinig talaga ako. Yun yung ugali ko, kaya masama ang magalit ang tahimik. Nagagalit din po ako, tahimik. Hindi ako gumagante, pero mas ano ko sa pagpaparinig. Kasi pag magpaparinig ka, mas tamang-tama talaga eh. Kasi sino yung pariringgan mo. Ganun ako. Kaya kahit tahimik ako na ako, pag sumabog talaga ako, sasabog talaga yung init ng tuktok ko pag nine or ten. Hindi ko na alam kung 9 or 10, no? 10. 10 na tayo. Pag nagalit ako sa isang tao, kapag talaga sobrang galit talaga ako, kumbaga yung sobrang lalim ng ginawa niya sa akin, hindi maganda. Hindi ko na talaga po kakausapin. Kahit makasalubong mo, kahit saan mo makita, hindi ko talaga kakausapin. Kasi kumbaga parang kung hindi ka ginalang, 'di ba? Parang ang hirap ng pakisamahan ng mga ganitong tao. Yung kumbaga napakitaan ka na ng ganun sila. Parang ang hirap ng pakisamahan ng maigi. Ganun ako, pag hindi ko feel ang isang tao, hindi talaga. Pero pag sobrang panatag ako sa isang tao, magkakasundo at magkakasundo tayo. Na 11, dati kumakain ako ng balot, hindi ako kumain. Ngayon, hindi na ako kumakain ng balot. Bakit? Kasi isang beses bumili ko ng balot, my God, nakita ko yung ulo, tapos may balabalahibo pa, parang hindi ko na alam kung kaya kong kainin, nakita ko ng diri talaga ako nakaka. Pero masarap yung balot sala kung hindi ko nakikita yung mga gano'n yung balahibo, tapos yung ulo. Pero masarap din yung sabaw at saka yung dilaw ba yun, yung itlog ba tawag doon. Minsan, ito pa sa balot, minsan kinakain ko yung pinaka bato nun, pag malambot, nakain ko yun. So, nasa 11 na tayo. 11 ba? Kapag ako nagalit sa mga yung pinsan ko, yung kasi yung pinsan ko, isa lang yung kasama ko dito pinsan. Pero pag ako yung nagalit, kasi yung pinsan ko, mahilig niya ako talagang buisitin, na gusto talaga ako magsalita. Yung pagtahimik ako, sobrang gusto niya ako guguluhin. Pag nagalit ako, minsan kagalit kami, minsan natiis ko siya ng kahit sobrang kinukulit niya na ako para pansinin siya. Sobrang ilang ta? 2 or 3 buwan ko siyang hindi kinuusap. Kumbaga parang kahit gusto kong kausapin, hanggat hindi niya na yung pangungulit niya na yun na nagawa sa akin, kulit-kulit, basta ka na, ayoko kasi nang makulit. Hindi yung titigil. Hindi yung titigil hanggat hindi ako kakausapin. Ako naman, hanggat siya naman, kapag hanggang
hindi ko siya kikibuin. Ay, siya naman, kahit sige, kaya ko to. Pinsan ko naman kapag ako'y kinukulit na makipagbati sa ako sa kanya, hindi ko talaga kakausapin. Kumbaga, parang natiis ko ata ng 3 buwan ata doon hindi kami nagkaintindihan ng pinsan ko. 3 buwan ata kung hindi kinibo talaga kahit magpapatawa na yung pigil na pigil yung tawa ko nung time na yun. Gusto ko lang maisip niya na talaga naiinis kasi ko na ganun. Pero yun, yung mga ugali ko. Mapagmahal ako before. Ngayon, parang sobrang bato. So, yung puso ko bato na nawarak. Wow, nawarak talaga. Yun, mapagmahal ako before. Pero ngayon, batong nawarak na yung puso ko. 13 na tayo. 13 ko. Sa lansones, sa prutas, lansones at saka rambutan. Mas gusto ko yung rambutan kaysa sa lansones. Yung lansones kasi isang beses, punta kami sa bahay nung kaibigan ng tita ko sa Laguna. May puno kasi doon sila. Yung isang beses may natikman akong lansones. Yung buto, nakain ko. Tapos sobrang pait. Mula nun, hindi ko na talaga kinain yung sobrang pait na yun. Sobrang pait nung lansones, my God. Nung buto, yung buto, kasi buto yung nakain, pati yung buto nakain ko. So, parang mapait na mapakla-pakla, ganun. So, 14. Ako yung ugali ko kahit pag lumalabas ako ng bahay. Pagbabatiin ako, parang hindi ko pa rin papansinin yung mga kakilala ko. Ganun. Tapos, kahit kakilala mo na kaibigan mo, kapag nasa labas ka, parang iiwas pa ako minsan, magtatago. Ewan ko bakit, parang ganun yung nakagawian ko. 14 siguro yung 14 ko, mahiyain ako, hindi lang halata, lalo na pag kasama ko yung mga kaibigan ko. Sobrang mahiyain po talaga ako. Kasi, ewan ko kung bakit ako siguro ng time na yung pambubuli talaga. Parang, humina yung loob ko, kumbaga. Ngayon lang nga lumakas loob ko dahil sa pag-vlog na din siguro. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na. So, 15 natin. Ayun, hindi ako sumasakay sa rides ng matataas. First time ko sumakay ng rides noon sa Hong Kong 2017. Yun, yung first rides na mataas, yung parachute. Hindi ko kasi alam kung anong tawag doon. Basta parachute siya, tapos yung parachute siya kasi sobrang taas yung tapos pabigla. So, parang medyo hindi pa yung nakakatakot. Pero, yung letter U, ayun, pa-letter U sa Hong Kong. Sa Hong Kong yun, mataas yun, sobrang taas niya, pa-ganyan eh. Pa-letter U, pataas siyang ganyan. Hindi mo ako talaga mapapasakay sa mga ganung rides talaga, actually. Pero dahil nasa Hong Kong nga kami, parang gusto ko ma-experience yung mga ganung taas. Talagang gusto ko sinakyan. Tapos, iyon. Tawang-tawa nga yung pinsan ko, nagulat sa Ate Eka. Gaya ka Eka dito. Siya naman umaatras na kahit malapit ako dito sa pinaka. Kami na yung susunod na sasakay. Ate, sigurado ka Eka. Kasi alam niya talaga hindi ako sumasakay. Kasi minsan, lumakay ako sa sobrang, hindi ko alam tawag dun eh. Parang yung pabalik talaga gumaga nun. Sumakay kami minsan sa Sky Ranch. Yung pag ganun yung rides niya, tapos bibiglain ka ng ganun. Basta, nakalimutan ko yung pangalan nun.
parang namutla talaga ako sobra. Na-shock ako doon sa ano nun. Kasi, ewan ko, na-shock ako. Hindi ako sanay talaga sa ano. Ang pinakaayaw ko talagang rides is roller coaster. Hindi mo ako talaga mapapasakay. Kahit maiwan ako sa baba, hintayin ko na lang kayo. Hindi, ayoko nung bumabaliktad. Gusto ko pa mabuhay ng iyon ang mga ano ko, yung about me. Tapos, 16. May 16 pa ba ako? Ako yung taong hindi mo makikita or hindi nyo malala na may problema ako. Kasi hindi ako nagsasala. Hindi ako nag-o-open up. Ganun. Hindi ako nag-o-open up sa mother ko or sa tita ko, sa pinsan ko. Kumbaga, parang sinasarili ko talaga. Tapos, nasosolve naman. Pero siguro nung nag-time nung nabuli ko yun, doon ako nag-open up sa family ko. Yun na nabuli ko doon. Yun. Pero kahit anong problema dumating sa akin, parang hindi ako nag-open up talaga sa kanila. Kumbaga parang ayaw ko din silang bigyan ng problema. Gusto ko yung parang ako lang mag-sosod talaga. So, 17 ko siguro. Payat ako dati. Tumaba na lang ako ngayon. Kasi mahilig ako sa mga Andy na mga restaurant. Pag may bago bukas, kakain ako. Yun ako. Tapos, 18 ko. Ano ba yung 18 ko? Ayoko nung amoy ng mga pabango na sobrang tapang. Iritang-irita ako to sa ganun. Tapos yung mga pangpatay sa lamok, ng mga pabango sa bahay. Basta yung mga ano, sobrang tapang, naiirita talaga ako. Ganun. 19? Asa 19 na ba ako? 19 na siguro. 19 ko ay... Hindi po ako nagme-makeup talaga, 19. Magme-makeup ako pag may okasyon or may ano. Pero pag walang okasyon, hindi po talaga. Ganito lang po talaga ako. Ang sobrang simple. Hindi ako... Nagme-makeup ako face powder or lipstick lang. Tapos na. Ayoko nang may mga eyeshadow, may mascara, may blush on sa mukha. Gusto ko yung kung ano yung nakikita yung sa akin. Yun lang ako. Hindi ako marunong magalit sa taong ay hindi ba ako hindi ako marunong maghigante sa mga taong madami kasalanan sa akin. Yun ako. Yun yung ugali ko kahit sobrang ano, kahit gustong-gusto ko nang maghigante kasi sobrang ang dami nilang mga ginawa sa akin. Hindi talaga. Promise. 21 ko, alam niyo ako yung tipong na-antig ako sa mga matatandang pulubi. Pag baka sa lubong ko, hindi pwedeng hindi ko talaga bigay yung mga matatanda. Kahit minsan kahit maubusan na ang pera, hindi ko talaga, kahit 20, minsan pinakamalaki sa akin, pinakamalaki kong binigay, 100. Yun talaga, kasi gusto ko yung nakakatulong kahit wala akong pera. May time po kasi na wala akong pera, pero gusto kong tulungan talaga. Iyon yung ugali ko. So, thank you. So, iyon lang, manunang tayo ng 21. Umabot tayo ng 21. So, thank you for watching my video. And susunod po uling vlog ko. And abang-abang lang po kayo. Thank you! And nga pala, thank you nga rin po pala sa mga nag-subscribe po sa akin channel. So, hanggang dulo po tayo ay magsama-sama po tayo. At huwag niyo po akong bibitawan. So, thank you and bye-bye!